nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel baya ang sabihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngala ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa Diyos ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang.
mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa Pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi lang ang mga ordinaryong tao na pumunta sa templo ang nakarinig ng balita ng pagpapagaling sa pilay. Pati na ang mga leaders ng religion ng mga Hudyo ay dumating din. Ang mga dumating ay ang mga pare, mga gwardiya ng templo at mga saduseyo. Tandaan natin na ang mga saduseyo ay isang pangkat ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Nagalit sila na itinuturo ni Pedro at ni Juan ang tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Pero magkagabi na noon, kaya pinakulong na lamang muna nila ang dalawa upang imbestigahan sa kinaumagahan. Pero hindi mapigilan ang pagkalat ng himala. Mas lalong dumami ang naniwala, kaya umabot na sa 5,000 ang naniwala kay Jesus. Kinaumagahan, dumating ang mga pinuno ng bayan, kasama na sina Anas, Caiphas, Juan at Alejandro, at ang maraming mga matataas na rango sa kanilang kapulungan. Tinanong nila ang dalawa sa anong kapangyarihan na gawa nila ito. Kinuha ni Pedro ang pagkakataong ito na magsalita tungkol kay Jesus. Ang pinapatay nila, ngunit muling binuhay ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, nangyari ito. Siya ang tinutukoy sa kasulatan na batong itinapon ng mga manggagawa na parang wala ng halaga, walang kwenta sa pagtatayo ng bahay. Pero itong batong pala, ang panulukhang bato ng buong struktura, ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bato. Binaliwala nila si Jesus. Pinapatay bilang walang halaga, pero siya pala ang pinakamahalaga. Sa kanyang pangalan, dumadating ang kaligtasan para sa lahat. Matapang na nakapagsasalita si Pedro sa harap ng mga leaders sa kapangyarihan ng Espiritu ni Jesus. Ngayong panahon, hinihikaya tayo na maglakbay ng sama-sama sa simbahan, sa Synodal Way. Ang ibig sabihin ng Synod ay sama-samang paglalakbay. Sa paglalakbay ng sama-sama, dapat natin pakinggan at pansinin kahit na ang mga maliliit at mga inaakala ng tao na hindi mahalaga. Makinig tayo sa Espiritu Santo na madalas gumagamit ng mga tao at mga pangyayari na akala natin walang kwenta pero mahalaga pala sa mata ng Diyos. Kaya pansinin, pakinggan, at isaalang-alang natin ang lahat. Iba talaga kung kumilos ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga tao na hindi pinapansin upang itayo ang kanyang kaharian. Ginagamit ng Diyos ang mga tao, ang taong pilay na nagmamalimos lang sa templo upang tawagin ang pansin ng lahat, pati na ng Sanhedrin. Ginamit ng Diyos ang apostol, mga taong probinsyano na hindi nakapag-aral upang magpahayag ng magandang balita para na sa mga leaders. Ginamit ng Diyos si Jesus na itinakwil ng mga leaders at pinapatay pa nga upang magbigay ng kaligtasan sa lahat. Ngayon, baka ginagamit ng Diyos ang mga katutubo, ang mga pulubi, ang mga out-of-school youth, ang mga drug addicts upang pukawin ang kamalayan ng simbahan. Maging palagi bukas tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kababaang loob na tanggapin ang lahat sa aming sama-samang paglalakbay sa simbahan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay presence. Sa ganoon, kayo po ay maging mga kapatid. Ngayon ay Easter Friday.
nasa panahon pa rin tayo ng Oktaba, sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isang napakahalagang bagay ang itinuturo sa atin ng gospel na ito ngayong araw na ito. Mga kapatid, kung wala ang Diyos sa buhay natin, kung wala ang presensya ng Diyos, wala tayong magagawa. Minsan, sa anuman ang ating pagsisikap, anuman ang ating pagpapagod, gaano man tayo kagaling, wala tayong mararating, wala tayong magagawa kung hindi dahil sa presensya ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. And God's presence is God's grace. God's presence is what we need para tayo ay may marating, may maabot, may ma-achieve sa buhay natin. Dito sa ating gospel, narinig natin na bumalik sa pangingisda itong sina Simon Pedro at iba pang mga alagad. They are experts sa karagatan dahil sila yung mga pangingisda. Pero ang kabalintunaan dito ay mga mangingisda sila pero magdamag sila na nangisda subalit walang nahuli. Usually mga mangingisda po sa gabi talaga yan pumapalaot at may daladalang ilaw para yung mga isda ay ma-attract sa ilaw at lalapit sa kanila at doon sila mahuhuli ng lambat. Pero umaga na, wala pa rin silang nahuli. Kaya anong ginawa? Uuwi na lang sa Pampang. At doon sila nagkaroon ng panibagong karanasan, encuentro kay Jesus na muling nabuhay. At tinanong sila kung meron silang nahuli. At nang sabihing wala, iniutos ni Jesus na itapon ang lambat sa gawing kanan. At doon nga nakahuli sila ng napakarami isda. Sabi doon sa Gospel, 153. Napakarami pa noon, malalaki daw na isda. Na halos, abay, lumubog na yung lambat. Diba 153 lang naman yon. Gaano kaya kalaki yon? Hindi natin alam. Pero alam niyo po, yung 153 ay sinasabi ng mga Bible scholars na ito ay iba't ibang uri ng isda. Ito yung variety of fish na matatagpuan sa Sea of Galilee. Lahat ng klase ng isda doon sa lawa na yon ay 153 kinds of fish. Which means, ito yung misyon ni Jesus na muling nabuhay. To gather us, pag-ipunin tayo at ilagay tayo sa isang lambat, gawin tayong isang pamilya, gawin tayong isang bayan ng Diyos. Yung gathering. At posible lamang yon kung nandoon si Jesus sa gitna. The presence. Ito yung simbahan. At ito yung misyon ng mga alagad. Ito yung misyon na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. To gather us as one people. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi sa atin, yung gathering na yon will be impossible kung wala ang presensya ni Jesus. Hindi ito sa pagsisikap ni Pedro at ng ilang mga alagad, kundi ito ay dahil sa kalooban ni Kristo at sa presensya ni Kristo. Mga kapatid, ito isang mahalagang paalala sa atin na tayo bilang isang simbahan, si Jesus ang nagtipon sa atin. And it is the presence of God, the presence of Jesus in our midst that makes us the church. Hindi ito ordinaryong pagtitipon. Opo, totoo. Ang mga pari, mga obispo, ang Santo Papa, may kanya-kanyang kahinaan at kapintasan. Pero hindi ibig sabihin ay hindi totoo ang pagiging simbahan. Hindi ibig sabihin ay nasisira ang pagiging simbahan dahil sa kahinaan ng mga leader ng simbahan. Always remember that what makes us the church is the presence of Jesus in our midst. Kung wala si Jesus sa gitna natin, wala tayong magagawa. At sa bandang dulo ng ating gospel ay dinala tayo sa isang hapagkainan na kung saan ay inihanda na ni Jesus ito. At sila'y nagluto, ito'y, again, table fellowship, and it is the Eucharist. Isang napakahalagang bagay na tayong lahat at tungkulin ng bawat apostol, ng bawat leader ng simbahan, is to gather the people in one table, sa Eucharist. At ito yung magdudulot ng pagkakaisa natin kay Kristo. The presence of Jesus, not only in the church, but the presence of Jesus in the Eucharist. Kaya nga mga kapatid, sana ngayong araw na ito ay magkaroon tayo talaga ng malalim na pananampalataya, malalim na debosyon, at malalim na pagnanais na maging kaisa ng pamilya ni Jesus at maging kasama ni Jesus sa hapag ng Eucharistia. Sana ibang hanap-hanapin natin yung misa, hanap-hanapin natin yung pagtanggap kay Jesus sa Eucharistia. Si Jesus ay buhay, kasakasama natin siya sa pamamagitan ng ating pagsasama bilang simbahan at sa ating pagtitipon sa ating sama-samang pagdarasal at pagdiriwang ng Eucharistia. Dahil sa presensya ni Jesus sa buhay natin, marami tayong mararating, marami
marami tayong magagawa at magkakaroon ng katuparan ang misyon niya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, panatilihin at hanapin natin palagi ang presensya ni Jesus na muling nabuhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, nawa ay maranasan ka namin sa pamamagitan ng simbahang natitipon upang magdiwang ng Eucharistia. Palalimin mo ang aming pagmamahal kay Jesus na iyong anak na naroroon totoo sa Eucharistia. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.